Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon mula sa ating resident meteorologist, Mang Danny. Good morning. I am ready. GMA Weather. Serbisyong totoo ng GMA News. Good morning, Rhea, Connie at Susan. May mga pag-ulan pong nararanasan sa ilang lugar sa Mindanao ngayong umaga ayon sa PAGASA. At basta rainfall advisory ng ahensya hanggang minsan ng malalakas na ulan ang naranasan niya po sa ilang lugar sa mga rehiyon ng Northern Mindanao, Davao, Soksarjen, Caraga at ARMM. Ayon sa PAGASA, epekto yan ng Intertropical Convergence Zone o ITCC na nakapalob naman dyan ng isang low pressure area na nasa loob na po ng Philippine Area of Responsibility. Namataan ng ahensya sa layong 850 yung LPA na yan sa may silangan ng Virac Catanduanes. Pero mababa po ang tsansa na maging bagyo itong low pressure area na ito. Base sa datos ng The Weather Company, hanggang minsan ang malalakas na ulan at thunderstorm ang inaasahan dyan sa malaking bahagi ng Mindanao ngayong araw. Nakaranas na nga po ng mga pag-ulan ang probinsya ng Cotabato at Misamis Oriental. Sa Visayas, may malalakas na pag-ulan at thunderstorm ding inaasahan, particular na dito sa may silangang bahagi, yan yung Samar, Leyte provinces. Hanggang katamtamang pag-ulan at thunderstorm naman ang maaaring maranasan sa malaking bahagi ng Luzon, lalong lapo dyan sa may gitna at katimugang bahagi. Sa Metro Manila, mataas ang posibilidad ng hanggang katamtamang ulan at thunderstorm, lalo sa hapon at sa gabi. Pero mga kapuso, yung ating init factor, posibleng pumalo pa rin sa 39 degrees Celsius. At bukod sa LPA na binanggit natin, na binabantayan ng PAGASA, binabantayan din po ng ahensya ang isang sirkulasyon na nasa labas naman ng Philippine Area of Responsibility. Ito na po yung wind forecast na ipinapakita ng The Weather Company. Ito pong bagyong ito ay posibleng pumasok ng PAR araw ng Linggo. Pero mga kapuso, posible pa pong magbago yung ating ipinapakitang forecast. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Tantani.